Magsasagawa ng hakbang ang Department of Agriculture para matugunan umano ang maaaring kakulangan ng supply ng luya sa bansa at para na rin matugunan at mapigilan ng ahensya ang pagtaas ng presyo nito. Narito si Catherine Landicho para sa detalye ng balita. Magsasagawa na ng mga hakbang ng Department of Agriculture o DA upang matugunan ang mahigpit na supply ng luya na nagresulta sa pagtaas ng presyo. Ipinakita sa data ng ahensya na ang lokal na demand ay humigit kumulang 130,000 metriko tonelada, ngunit halos 2% lamang daw ang ginagawa sa lokal. Ayon yan kay DA Undersecretary Ching Caballero. Bukod sa gamit sa bahay bilang pampalasa, ginagamit din daw ang luya sa pagproseso, ani Caballero. Sa pinakahuling pagsubaybay sa presyo ng Department of Agriculture, umabot na sa 280 pesos kada kilo ang presyo ng luya sa ilang Metro Manila wet markets. Umabot din ito o aabot sa 300 pesos kada kilo sa ilang palengke sa Metro Manila nitong nakaraang dalawang linggo. Para matugunan umano ang higpit, tinitignan ngayon ng Department of Agriculture ang iba pang lugar malapit sa Metro Manila na maaaring may available na supply. Gayunpaman, maaaring meron daw ng mga hamon sa logistics tulad na lamang sa Region 4B na mga ngailangan ng inter-island transport. Ngunit ang Department of Agriculture ay nagsusumikap umano kung paano dalhin ang mga produktong pang-agrikultura sa Metro Manila sa isang mas sistematikong bagay. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.